Okay, so ayan na siya mga kametal. Okay na yung ating blind plants. At yung mga butas niya, saktong-sakto doon sa kanyang bolt. Papasok naman siya. Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. At sa araw na ito ay gagawa tayo ng fabricated blind plants. Or pwede rin ito sa flans mga kametal. No? Iisa lang ang kanilang proseso kapag gagawa tayo ng fabricated flans or fabricated blind plants. So sa video na ito mga kametal ay gagawa tayo ng blind plants at ang diameter niya is 16 inches class 150. Tuturo ko po sa inyo kung paano siya i-layout at paano yung kanyang proseso. Okay, so papakita ko sa inyo ang plate na ito mga kametal na gagawin nating blind plants. Okay, so ito yung ating plate mga kametal no na gagawin nating blind plants. Ang kapal nito is 1 inch ang thickness nito. So bago tayo mag-layout mga kametal, kukuhanin muna natin yung kanyang center at i-center punch natin. Ayan. Ayan. Bali ito yung ating guide para makagawa tayo ng circle. At pangalawa, kailangan natin ng divider para panggawa natin ng circle. Okay, so yung ating outside diameter ng ating flans or yung ating blind plans na 16 inch class 150 is 597. So hahatiin natin yan, kukuhanin natin yung kanyang radius para mahati natin yung kanyang sukat dito sa bawat side niya. So 597 yung kanyang diameter sa buong circle ng kanyang plans, i-divide to natin yan. Is 298.5. Okay, so ito yung kanyang radius. 298.5 mm. So 298.5 mm. Ayan. So yan yung kanyang radius. 298.5. So dito 298.5. So dito sa ating divider itatapat lang natin yan. Ayan, at gagawa tayo ng circle. So ayan, so ito yung diameter natin ng ating buong plans. Ngayon kuhanin naman natin yung kanyang PCD or yung pitch circle diameter. So yung PCD nito is 539.8. Okay, so hahatiin pa rin natin yan para makuha natin yung radius ng kanyang PCD. 539.8 divide 2, so 269.9 or 270. Okay, so 270. Okay, same process pa rin, ganyan natin. Okay, so ito na yung ating PCD, 539.8. Yan, 539.8 yung PCD natin at yung ating outside diameter is 597 outside diameter. So ngayon, kukuhanin natin yung kung ilan yung butas niya. Sa ating 16-inch plans class 150 is 16 yung kanyang butas, 16 ang hole niya. So, yung 16, para makuha natin yung kanyang degree, yung degree ng whole circle nito is 360. So, i-divide lang natin yan sa 16 hole para makuha natin yung degree ng bawat hole niya. Okay? So, 360 divide 16. So, 22.5. So, 22.5 yung bawat degree ng kanyang hole sa 16 na holes niya. Okay? So para makuha natin yung bawat distance nito, so ganito lang yung pag-compute niya. So yung PCD nito 539.8, yan PCD, i-multiply lang natin yan sa sine of 22.5 over 2. So yung kanyang distance is 105.3. Okay?
paano natin yan susukatan yung 105.3. So simula rito, ito yung ating reference. Yan. So magsukat tayo ng 105.3. Yan, 105.3 din dito. 16 piraso yan. Okay, so yan siya mga kamital. Yung bawat distance niyan is 105.3 sa chord length yan mga kamital, hindi yan arc chord length. Okay? So 105.3. So 16 piraso yan. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Okay, so yan yung ating mga hole. Tapos i-center punch lang natin yan mga kamital. Para kung sakaling mabura man yung ating marking, mayroon na tayong palatandaan. So mayroon na tayong palatandaan mga kamital. Yung bawat degree nitong ating hole is 22.5 degree sa 16 piraso. Okay, so ngayon ikakat na natin ito. So yung kailangan naman natin ngayon is itong ating guide. Yan. Ito yung ating guide para magkuha natin yung kanyang perfect circle. Okay. So gagamit tayo ng gas cutting. Yung pressure ng ating oxygen is around 70 to 75 psi kasi makapal ito. Tapos yung ating acetylene is nasa 10 to 12 psi. Okay, so ngayon kakatingin natin. So sisit up muna natin itong ating guide. So ang kakatingin natin is itong outside. Yan. Tatapat lang natin yan dyan. Tapos kung okay na, higpitan lang natin itong ating guide natin para hindi na siya gagalaw. So ganyan na lang, steady yung ating pagkakating. Meron akong video nito kung paano siya ginawa. Maglalagay na lang ako ng link dyan sa ating description box. At para naman dito sa ating acetylene gas cutting, kung paano ito gamitin, meron din tayong video niyan. So maglalagay din tayo ng link dyan sa ating description, no, para mapanood nyo rin at para matutunan nyo rin, lalong-lalo na sa mga baguhan. So ngayon mga kamital, kakatingin na natin to. Okay, so ayan na siya mga kamital, nakating na natin. So ngayon naman ay kakatingin natin yung kanyang butas. Okay, so itong bolt na ito, size ng stud bolt na ito, ito yung papasok sa ating butas. So ayan, okay na siya mga kamital at nabutasan na natin. So ngayon mga kamital ay lilinisin na lang natin yan at
I-try natin ilagay sa plants kung tama yung kanyang mga butas, kung sasakto yung mga butas niya. Okay, so lilinisin muna natin to. Iga-grind natin. Okay, so ayan na siya mga kametal. Okay na yung ating blind plants. At yung mga butas niya, saktong-sakto doon sa kanyang bulb. Papasok naman siya. Okay. So kung merong mga kulang na kailangan pang butasan, so dagdagan nyo lang mga kametal, kasi minsan na hindi naman natin ma-perfect yung pagbilog ng butas, kasi gas cutting lang yung gamit natin, hindi naman tayo gumamit ng machine. Okay. Ang importante ay tatapat lang yung kanyang magkabilang butas mga kametal, para saktong-sakto siya sa para hindi na mahirapan yung pagkabit. Okay? So ganyan lang mga kametal yung paggawa ng ating blind plants, or yung ating plants man yung gagawin. So parehas lang yung proseso ng ating paggawa, no, dito sa ating blind plants. So maraming salamat sa inyong pagpanood mga kametal, at bago tayo magtatapos, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like, at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update po kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So yun lang mga kametal, at maraming salamat po sa inyong lahat, at mabuhay po kayo. God bless. See you my next vlog. So bye-bye.